Do you enjoy learning with Vivalve? Make your experience even more exciting by becoming a Vivalve Group fan. Exclusive perks await fan subscribers. Get access to exclusive webinars. Enjoy free teaching resources. Check out exclusive content. Get discounts on Vivalve products. All of these for only 55 pesos a month. Exciting, right? Subscribe as a fan now. Here's how. Visit, click, follow. First, visit Vivalve Group's Facebook page. Then click Become a Supporter to purchase a monthly subscription. Lastly, follow the prompts that appear on your screen. But don't confuse this for top fan. Nuh-uh! It's a different thing. You need to follow the easy steps. Visit, click, follow. Be a Vivalve Group fan and enjoy exciting perks today. Good day, Kavibal, and welcome to our Speakers Demoreel webinar series. For the discussion today, the topic will be on teaching World War II in an interactive and engaged online classroom. Before we begin, take note of the following reminders. Make sure you are registered to the webinar to have your e-certificate of participation. Visit certificate.vivalvegroup.com to generate your proof of attendance. Place your questions in the comment box allotted during the session and they will be addressed by our speaker later on. Share the video using hashtag LearnAs1PH as our official hashtag to our Vivalve webinars. Experience learning, Kavibal! And now, to proceed with our webinar this afternoon, it is my pleasure to introduce to you our distinguished speaker today. He is a social studies teacher at De La Salle Santiago Zobel School and is currently pursuing his Master of Arts in Social Science Education at the Philippine Normal University. Ladies and gentlemen, let us all welcome Mr. Edwin A. Quiñosa Jr. Good afternoon po, teachers. Magandang hapon po sa ating lahat. I am once again, will be sharing my expertise to sa pagtuturo sa inyo ngayong hapon. And hopefully with our short session this afternoon, my dear teachers, you'll learn something that hopefully ay ma-apply niyo po sa inyong pagtuturo ngayong distance learning. Okay? Muli ako po si Edwin A. Quiñosa Jr. But my students call me Sir E. Okay? Bago po ako magpatuloy, hayaan niyo po muna akong i-share ang aking screen nang sa ganun ay makita niyo po ang mga bagay na gagawin po natin para sa talakayan natin ngayong hapon. Okay? Kasama ko po ngayon sa live na ito ang ilan sa mga kapwa ko rin guro na lumahok sa ating live ngayon sa Vivalve. Muli, maraming salamat sa Vivalve sa pag-imbita sa akin para magbigay ng demonstration teaching ngayong hapon. Isang karangalan na maimbitahan ng isa sa mga pinaka matatag na publication house niya sa bansa. And I'm sure ang mga kasama po natin ngayong hapon ay naluluwa din sa ganitong mga gawain na ibigay sa atin na Vivalve. Okay? Hayaan niyo po akong magpatuloy. Ang ating layunin sa speakers demo reel na ito ay pagtuturo ng kasaysayan. Idinasayin nyo ko lamang po sa para sa paksang World War II sa isang interactive at engaged online class. Siyempre, babalikan po natin, my dear teachers, ano nga ba ang layunin ng pag-aaral ng Araling Panlipunan? The purpose really or the goal ay makapag-produce ng mga mag-aaral na informed at critical at mga mag-aaral na hopefully, sa paglaki ay magkaroon ng kakanyahan na bigyang solusyon ng mga problema ang nararanasan ng bansa at ng daigdig sa iba't ibang mga pamamaraan. Therefore, ang Araling Panlipunan bilang asignatura ay kilala bilang subject na loaded
sa mga impormasyon na binabahagi ng guro. Pero dahil tayo ay nasa pandemya, no, at mahirap para sa mga guro at mag-aaral na i-deliver lahat itong impormasyon na ito. At syempre sa bahagi ng mga estudyante, intindihin lahat ng material na ito. No, nagkaroon ng pag-refine sa set ng competencies ang method. No. Sa gayon, maituwid natin itong distance learning ng maayos. At syempre, masiguro pa rin na merong matututunan ang ating mga mag-aaral. Isa pang karagdagang issue, no, o problema na marahil ay kinakaharap ng marami sa ating ngayon, especially yung mga nasa online distance learning, ay yung engagement ng ating mga estudyante. Hindi po natin maitatanggi na habang tumatanda o nagkakaedad ang ating mga mag-aaral ay mas bumababa yung antas ng engagement nila sa klase. Sa punto na ang guru na lamang ang nagmomonopolyo ng diskusyon o ng talakayan sa klase. Okay? Mapapansin niyo po na bagamat English ang ating paksa ngayong hapon, dahil karamihan sa mga paaralan sa bansa ay itinuturo ang social studies, no, sa wikang Filipino, papalitan po natin at wikang Filipino po ang gagamitin natin para sa demonstration teaching na ito. No? Bago ako magpatuloy, binabati ko muna ang mga kasama kong guro. Hello po kay Miss Ruby, kay Miss Z, syempre kay Miss Sandra, Sir Z, Sir Jeff, Sir Carlos, Miss Divine, Sir Jeremiah, Miss Bess. No? Hopefully, meron po tayong magpulot sa ating talakayan ngayong hapon. At syempre sa lahat po ng mga guro na nanonood ngayon sa atin ng live sa YouTube channel ng Viva. Okay? Magpatuloy na po tayo. Siyempre, ang setup po natin, no, ay online distance learning. At ang mga kasama ko pong guro ngayon ang magsisilbing mag-aaral sa ating pagpapakitang guro. Pero ang mga nanonood po sa atin sa YouTube ay maaari pa rin, no, na makibahagi sa ating talakayan sa pamamagitan ng pag-utilize, no, sa comment section ng ating live video sa YouTube. Okay? Magsimula na po tayo. Pero bago tayo magsimula, paalala muna sa mga mag-aaral na dumadalo ngayon sa klase na ito. Una, pinapayuhan ang klase ay nakamute ang mga audio upang maiwasan natin yung naririnig na iba-ibang mga hinga. Okay? Ito ay i-on lamang kapag tinawag ng guro at tinatasan na magsalita. Okay? Isa din sa mga inaasahan ko sa mga mag-aaral ay gamitin ang ating conference chat board para sa kanilang mga katanungan, no, clarifications at kung ano paman, o gamitin ang raise hand function tool kung merong kinakailangan talaga, no, na tugon ng issue o problema, ay immediate na pangangailangan ng mag-aaral. At ikahuli, I think to isa sa mga pinakamahalagang component ng demonstration teaching na ito, no, naasahan ko na ang mga mag-aaral ay magiging magalang sa lahat ng oras at syempre makikilahok sa talakayan at gawain susunod sa mga panuto na ibigay ng guro at magpapasa ng kinakailangan magagawa. Okay? With that being said, no, tayo ay magpatuloy na sa ating talakayan. Okay? Pero bago yun, ibabahagi ko muna ang Jamboard link na gagamitin natin ngayong hapon. Okay? So sa Jamboard link na ito, na maaaring ibahagi ng mag-aaral ang kanilang mga sagot sa mga tanong at gawain na ibibigay sa kanila ng kanilang guro. Okay? Ang gamit po namin sa aming paaralan ay Google Chat, no? Kaya ako po ay kasama ng iba pang mga guro na nag-e-explore ng ating Zoom meeting. Okay? Panandalian lamang po. At hinahanap pa natin kung paano natin ma-o-open ang ating chat. Ayan. So, nais ko na i-click ng aking mga mag-aaral ang Jamboard link na nagagamitin natin para sa ilang mga bahagi ng ating talakayan ngayon. Okay? Ang ating paksa ay may kinalaman sa ikalawang digmaang pandaigdig o sa Ingles ay mas kilala bilang World War II. No? Ang digmaang pandaigdig matapos ang Great War at ang war that will end all war. Okay? Muli, makikita sa atin sa ating conference chat board ang link para sa ating Jamboard activity. Okay? Simulan natin ang ating talakayan sa kamustahan. Okay? Kamusta ang aking mga mag-aaral? At gusto kong malaman kung ano ang theme song, no, ng inyong araw sa ngayon. Okay? I-open ko lang din ang Jamboard para makita ng lahat. Okay? Tatlo na sa aking mga mag-aaral ang nandito sa ating Jamboard. Okay, ngayon, nais ko na i-drag ng mga mag-aaral ang emoji na matatagpuan
sa board, sa awitin na kumakatawan sa kanilang nararamdaman sa ngayon. Okay? Dynamite ba ang pakiramdam nyo? Sabi ng BTS. Kayo ba ay lonely? Sabi ni Justin Bieber. O baka naman ayaw nyong magsimula ang klase dahil inaantok na kayo at hapon na. You are at your worst. Okay? Marahil dahil sa dami ng problema at gawain nating mga guro at mga mag-aaral. Switching possessions, no? Dahil hindi mo na ma-separate ang personal life mo sa professional life mo at hindi mo na alam kung paano i-manage ang oras mo. O, baka naman ang araw na ito ay panalo para sa mga susanta na kasama natin. Okay? Muli, i-drag lamang ang emoji, ang egg emoji na matatagpuan natin, no? Sa bahaging ito ng ating board, no? Sa awit na magre-represent sa inyong nararamdaman ngayong hapon. Okay? Nakikita na natin ang paggalaw. Meron tayong mag-aaral na mukhang ayaw ata, no? Na dumalo talaga sa talakayan natin. Okay? Merong dynamite, merong at my worst. Yung ilan, marahil ay nagdi-decision pala, no? Kung saan nila ilalagay ang kanilang sarili sa pagkikita natin. Okay? Don't start now. Okay? Hopefully, no? Sa pagpapatuloy natin ay maingganyo ang ilan sa inyo, no? Na makilahok sa mga gawaing pantalakayan na gagawin natin. Okay? So dapat po mga guro na magsisimula tayo sa kamustahan sa ating mga klase para mataya kung nasaan ba ang ating mga estudyante. Marami ba sa kanila ang excited sa klase natin? Lahat ba sila ay kinatamad? Ang sagyan, alam po natin, no, kung paano natin aatakihin, kumbaga, yung material na ipepresent natin sa kanila. Okay? Hinihintay pa natin ang ilang mga mag-aaral, pero marami ang nasa, dalawa ang naglagay sa at my worst, dalawa sa don't start now, isa sa panalo at isa sa dynamite. Okay? Siguro, no, marahil mahirap, no, at hindi nakakagana, no, ang mga karanasan na e-encounter natin sa kasalukuyan. Pero sabi nga ng isa sa mga iniidolo kong guro, no, wala mang kasiguraduhan ang mga bagay-bagay, wala mang kasiguraduhan ang bukas, mga mag-aaral, ito ay pinapagaan ng pag-asa. Okay? So, siguro kung tayo ay nalulungkot, no, tayo ay nababagabag, no, sa mga karanasan natin o sa mga pagsubok na kinakarap natin sa buhay, maigi na panghawakan natin itong pag-asa nito. Marahil bukas, no, or in the future, ay magiging okay din lahat. Kayo po, ng mga nanonood sa YouTube, kumusta po kayo? Hopefully, kayo po ay masaya at handa na para sa ating pagpapakitang tulog. Okay? So, yan. So, nakita na natin ang paggalaw sa ating exam board. No? Ngayon naman, bago tayo tumungo sa ating talakayan ng iba't ibang mga issue, gusto ko lamang ibahagi, no, sa mga kasama kong mag-aaral ngayon ang balitang ito, no, na hopefully ay maging punto ng ating talakayan ngayong umaga. Okay? Okay. So, nawawala na ang ating page. Okay, sandali lamang. Okay. So, ang talakayan natin, no, ngayong umaga ay iikot sa World War II, no? Pero bago yun, gusto munang ibahagi sa inyong ilan sa mga bagay na nangyayari sa Pilipinas sa kasalukuyan, particular na sa West Philippine Sea. Okay? Ang West Philippine Sea, no, kung alam natin lahat, ay isa sa mga lugar, no, na mayroong pagtatalo sa pagitan ng mga bansang umaangkin ito, no, kabilang na doon ang Pilipinas. Para lubos nating maintindihan, no, umaunawaan ang binabanggit ni Sir Egg, hayaan niyo kung ipakita ang ilan sa mga headline na may kinalaman dito. At hopefully, no, makibahagi ang mga mag-aaral na kasama natin ngayon sa mga tanong na inihanda natin patungkol sa balita akin na ating tatalakay. Okay? Kung merong katanungan ang mga mag-aaral o merong kayong concern, again, no, gamitin lamang ang ating conference support. So makikita natin ngayon sa ating slide, no, Duterte says he cannot afford to be brave in the mouth against China. And then isa pang artikulo na mula sa Rappler.com, China authorizes Coast Guard to fire on foreign vessels if needed. And then look, see, no, given na mayroong tension dito sa West Philippines, you know, backpedals, because at first, kung kayo ay nanonood ng balita, sinabi niya na hindi tayo
magpoprotesta no, sa panibagong batas na ipinasa ng China na nag-aalaw nga sa kanilang Coast Guard na atakihin no, ang iba pang mga vessel doon sa teritoryo na kinilang inaangkin. Hindi na bago no, para sa mga mag-aaral na kasama ko ngayon ang issue ng West Philippines. Kaya naman gusto kong marinig no, sa inyong palagay, dapat bang igiit o ipaglaban ng Pilipinas ang kanilang karapatan sa pinag-aagawang yaman no, at teritoryo sa West Philippine Sea? At ikalawa, ano-ano ang implikasyon ng patuloy na pag-angkin ng China no, at ng agresyon ng China no, sa seguridad at ekonomiya ng bansa? Okay, kung may nais sumagot no, sa ating tanong, gamitin lamang natin ang Raise Hand Function tool para mapayagan ko kayo na na-i-on ang inyong microphone para ibahagi ang inyong sagot. Anyone mula sa ating klase? Sino ang nais sumagot no, sa ating tanong? Sa inyong palagay, dapat bang igiit? Yes, Jake, sa inyong palagay, dapat bang igiit o ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea? Base po sa aking sariling opinion, I think nararapat po na igiit ng ating pamahalaan at ng mga kumakatawan sa ating bansa yung ating karapatan doon sa nasasakupan nating lugar. No? Yun po. Dahil ano ang kadahilanan? Bakit kinakailangan natin i-assert ng ating karapatan dito sa mga teritoryong ito? Dahil ilan po sa mga dokumento or mga pagpapatunay na yung naturang lugar na pinag-aawayan ay mas tumuturo na sa atin po siya or pagmamayari po natin siya. Okay, salamat Rick na sa iyong sagot. Nagtaas din ang kamay ang ating pamag-aral na si Jose Carlos. So, si Carlos? Hello po, magandang hapon po, Sir Egg. Bali po, nararapat lamang po na ating protektahan at bigyang diin ang ating karapatan sa West Philippine Sea dahil ito rin ay naksad sa ating konstitusyon na dapat ang gobyerno ay pangunahin pinoprotektahan niya ang mga teritoryo na sakop niya. Yun lamang po, Sir Egg. Salamat, Carlos. No, so obligasyon ng Estado no na protektahan ang teritoryo no na nasasakop nito para na rin no, sa kapakanan ng mga mamamayan na naninirahan sa Estado. Okay, maraming salamat sa iyong sagot. Paano naman sa ikalawang tanong? Ano-ano kayo ang implikasyon ng patuloy na pag-angkin ng China sa seguridad at ekonomiya ng bansa? Okay? So ano-ano ang implikasyon ng aggression na ito no sa atin, yung conversion nitong mga features na ito? Anyone sa ating klase, Divine, na isang mong sumagot? Magandang hapon po, sir. Sa tingin ko po, isa sa mga implikasyon ng pag-angkin ng China sa West Philippine Sea para sa ating ekonomiya ay ang kanilang pagkuha sa mga yamang resources na or mga natural resources po na makukuha sa bahaging iyon ng karagatan. Katulad na lang po ng marine resources, oil po, at of course, ito po ay malaking ambag para sa ating ekonomiya kung sakaling tayo ay magkakaroon ng access sa ganitong mga resources na matatagpuan sa lugar nila. Maraming salamat, Divine. No, para sa mga mag-aaral na ayaw sigurong i-turn on yung kanilang microphone, maaaring i-type nyo ang inyong mga sagot sa ating mga katanungan sa ating conference chatboard. Sabi ng isang kasama natin sa YouTube, no, na si Ms. Joanna Del Diaz Kimbao, yes, dapat lang kasi sa atin yun. No. So, matagal nang usapin no, yung issue ng West Philippines at magandang maging benchmark ito ng talakayan natin no, dahil mayroong conflict sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Okay, sa isang banda, gusto nating protektahan ang ating mga sarili, no? At huwag lumahok, no, sa posibleng digmaan kagaya ng sinasabi ng ating pangulo. Pero gusto rin natin, no, na maangkin itong mga teritoryo na ito dahil kagaya ng nabanggit ng mga mag-aaral sa class, ito ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Ito ay teritoryo ng Pilipinas. At gaya ng sabi ng ating kamag-aral ng City Ryan, no, meron itong implikasyon sa ekonomiya natin dahil ito ay breeding ground ng mga isla, no, at source of income ng marami sa ating mga fisher folks. Okay? Ito din ay sinasabing source ng energy no, na maaaring tumugon sa pangangailangan ng bansa sa mga susunod na taon. So kung mag-utilize natin no, ang mga resources na nandito sa lugar na ito, maaaring makatulong ito sa pagunlad ng buhay ng mga Pilipino at pagunlad ng bansa no, sa kabuuan.
At malaki ang gampanin ng pamahalaan, no, sa pag-assert ng karapatan na ito. Ngunit, sisiguraduhin natin, no, na ang pag-assert sa karapatan na ito ay nasa tamang pamamaraan at naaayon, no, sa international na mga international na mga agreements at batas. Okay, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong sagot, no. Gusto kong malaman kung ano bang nararamdaman ng mga estudyante natin sa isang tinalakay natin ngayong umaga. Pwede bang i-drag ninyo ang shape na nakikita nyo sa ating Jamboard number 2? Kung ano ang nararamdaman mo sa napag-usapang balita? Natuwa ka ba? Nalungkot ka ba sa pangyayaring ito na mayroong panibagong batas ang SINA at may nagaganap na agreso, no, sa mga magsasaka, sa mga mangingisda na nasa West Philippines? Okay? Merong mga naiinis? Okay? Kamusta naman ang iba? Ano ang nararamdaman ng ibang mga mag-aaral ngayon patungkol sa issue na natatalakay natin? Katungkol dito sa West Philippine Sea issue. Okay. Yung iba ay naiinis. Yung iba ay ano ang nararamdaman? Natutuwa ba kayo sa pangyayaring ito? Nalulungkot ba kayo? Okay, sa palagay ko, sapat na, no? Yung dalawang mag-aaral na nagsabi na sila ay naiinis, no, dahil marahil nagpapakita ito, no, ng pagnanais na magkaroon ng reforma o pagbabago sa issue na pinag-uusapan natin. Okay? Ngayon, pabalik sa ating talakayan, namanggit natin na ang paksa ay may kinalaman sa ikalawang digmaang pandaigdig, no? And therefore, ang talakayan natin nung nakaraan ay may kinalaman, no, sa isa ding mahalagang digmaan na nagtulak para mangyari ang nararanasan natin sa ngayon. Ngayon gusto ko na bumalik ang mga mag-aaral, no, sa ating board number 3 upang tukuyin ano-ano ang mga sanhi at bunga ng unang digmaang pandaigdig. Okay, so bago tayo magtalakay, no, ng mga kaganapan patungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig, alamin muna natin ano-ano ang sanhi at bunga ng unang digmaang pandaigdig. Matatagpuan natin ang task na ito, no, sa board number 3. So malaya ang mga mag-aaral na gamitin ang mga sticky note at imahe na makikita natin sa bahaging ito ng ating board, no. Tukuyin kung ito bang mga sumusunod na ito ay sanhi o bunga ng unang digmaang pandaigdig. Okay? Makikita na natin, no, ang paggalaw ng mga sticky note, no? Ibig sabihin, natutukoy na ng mga mag-aaral ngayon ano-ano ang mga sanhi at bunga ng unang digmaang pandaigdig. Siguro tatawag din ako ng mag-aaral, no, para ibahagi ang kanyang naunawaan sa talakayan natin noong nakaraan. How about itong document na ito, no? Paano itong document na ito? Ito bang dokumento na ito ay sanhi o bunga ng unang digmaang pandaigdig? Okay? Meron ba sa klase na gustong ilagay ang dokumento na ito sa ila? Okay, mahusay. So inilagay ng mga mag-aaral natin, no, ang mga sumusunod na sticky note at lalawan bilang sanhi ng unang digmaang pandaigdig. Meron tayo ditong militarism, merong alliances, merong extreme nationalism or nationalism, imperialism or imperialismo, at sino ito? Pwede bang gamitin natin ang ating conference chatboard? Sino itong lalaki na ito na inilagay natin, no, sa mga sanhi na unang digmaang pandaigdig? Anyone sa klase natin? Sino itong mama na ito? Sabi natin, militarism, alliances, extreme nationalism, imperialism, at blank. Pwede bang gamitin ang klase ang ating conference chatboard para i-type? Sino ba itong lalaki na ito, no, na naging mitsa ng unang digmaang pandaigdig? Okay, sabi ni Ruby Ang, si Archduke Franz Ferdinand daw po. Bakit Ruby? Pwede mo bang i-on ang microphone mo? Bakit naging mitsa, no, ang si Archduke Franz Ferdinand ng unang digmaang pandaigdig? Dahil? Sir, good afternoon po. Narinig po ako siya. Yes. Okay po. Ayan. Si Arch, yung pagkamatay po ni Archduke Franz
Ferdinand ay yung naging sanhi ko, bakit po nag-umpisa yung aggression sa mga bansa at kung saan po nagdeklara ng gera yung mga bansa sa isa't isa sa Europa po. Okay, mahusay, Ruby. No? So, yung assassination ni Archduke Franz Ferdinand ang nagbigay daan para magdeklara no, ng digmaan or ng giyera ang Austria-Hungary sa Serbia. Tapos, sumunod nang sumali ang Russia. Sumunod nang sumali ang Germany. Sumunod nang sumali ang France at ang Great Britain. At ito nga, ay naging digmaang pandaigdig na. No? Pero bukod dito, no, na ilagay na ng mga kamag-aral natin sa mga sanhi, yung militarismo o yung investment ng mga bansa no, sa military build-up, yung friendship, no, yung alliances ng mga bansa, yung imperialismo at yung pagtatangi sa bansa, no, yung pride, no, para sa kanilang nasun o extreme nationalism ay nagbigay daan para sa unang digmaang pandemic. Sa mga bunga naman, no, inilagay ng mga mag-aaral ang mga sumusunod. Pagbabago ng mapa ng Europa, pangalawa ay yung bilang ng mga namatay, no, noong unang digmaang pandemic, ang League of Nations, ang dokumento na ito, okay? Ito ang Treaty of Versailles at ang ikahuli no ay ang pagwawakas ng ilang mga malalaking imperyo sa Europa kagaya ng Ottoman Empire, ng German Empire at ng Russian Empire at ng Austria-Hungary, no? At iba pa. Okay, so makikita natin no na ang unang digmaang pandaigdig ay nagbigay daan para sa mga sumusunod na pangyayari, ang Treaty of Versailles na nagtapos no sa unang digmaang pandaigdig at nagbigay ng punishment no sa bansang Germany para sa lahat ng kaganapan na nangyari noong panahon ng digmaan. At siyempre kasabay nito no mga mag-aaral no ay yung pagbuo at pagtatag ng League of Nations, isang samahan no, isang international organization na nilalakuhan ng iba't ibang mga bansa para i-promote ang kapayapaan at magkaroon ng platform no, para sa maayos na diskurso ang mga bansa. Mahusay no ang mga mag-aaral natin dahil natatandaan pa nila no ang ating talakayan nung nakaraan patungkol sa unang digmaang pandaigdig, particular na sa mga sanhi at bunga ito. Okay? Ngayon, tayo ay nasa aktual na talaga nating pagtatalakay no ng ikalawang digmaang pandaigdig dahil nga nais natin na maunawaan papaanong ang Great War at ang tinatawag na war that will end all war ay nagbigay daan para sa isa pang mas nakamamatay, sa isa pang mas nakakasirang digmaan. Okay, layo natin no sa ating talakayan, mga mag-aaral, ay matukoy ano ba ang sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig? Masuri ang mga pangyayari na naganap ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nais din nating mataya ano nga ba ang mga pagbabagong nangyari no sa iba't ibang mga bansa sa mundo lulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. At ikahuli, gusto nating mataya ano ang mga hakbang ng iba't ibang mga bansa upang makamit ang pandaigdigang kapayapaan at kaunlaran sa kasalukuyan. Okay? Ngayon, gusto kong malaman no, kung kayo ba ay handa na para sa Never Have I Ever natin gawain. Gamitin lamang natin no, ang mga emoticon no, na pwede natin gamitin sa ating chatboard. So pwede kayong mag-thumbs up kapag ito ay nagawa nyo na. No? At siguro heart na lamang no kung ito ay hindi niyo pa nagagawa. Okay? So para sa mga mag-aaral natin no, gamitin natin ang thumbs up kung nagawa na natin ang mga sumusunod na bagay at heart na emoticon kung hindi pa natin nagagawa. Okay? Inaanyayahan ko rin ang mga kasama natin sa YouTube Live na gawin din no ang mga sumusunod kung nagawa na ba nila or hindi pa ang mga sumusunod na bagay. Simulan na natin no. Ito ay may kinalaman sa gutom, no? At malalaman natin mamaya kung bakit. Una, never have I ever nang hingi ng pagkain dahil sa gutom. Kinalabit ang katabi, no? Sa klase, nung face-to-face pa. Okay? Or, nag-message, no? Sa kapatid, no? Na, uy, baka naman meron ka pera dyan, pambili ko ng pagkain. Okay? So, halos lahat, no? Sa ating klase ay nag-thumbs up at nag-okay no na sila ay nagawa ng manghingi ng pagkain dahil sa sobrang gutom at wala silang pambili. Okay? Ikalawa, never have I ever gutom na pumasok sa klase. Okay? O pumasok ng paaralan, no? O ng trabaho na walang laman ng tsa. Okay? Okay, so si Jeff sabi niya hindi ko pa yan nararanasan. Okay? Pero marami sa atin no nang yes, pumasok na po ako minsan nang hindi pa nakakakain. Sunod naman, natulala.
o napahiya dahil ikaw ay gutom. So, dahil kumakalam na ang sikmura mo, no? Hindi mo na alam kung anong ginagawa mo, nakatulala ka na pala. O meron kang ginawang isang bagay, no, na hindi ka nais-nais. Okay? Sabi ni Miss Z, siya ay hindi pa nakakaranas ng pagkatulala dahil sa gutom. Gayun din si Jeremiah, si Jeff, no? At yung ilan pang mga mag-aaral na kasama natin ay hindi pa rin, no, natulala dahil sa ikaw o dahil sa sila ay nagutom. Mabuti yan, no? So, susunod naman, no? Alamin natin kung nagkasakit na ba kayo dahil sa hindi nyo pagkain. Never have I ever got sick, no, sa English. Dahil sa hindi nakakain. So, hindi pagkain. Sabi ni Ruby, yes, nagkasakit na ako. Sabi ni Jake, hindi pa naman. Sabi rin ni Jeff, ay hindi pa. Sabi ni Zio, nagkasakit na siya minsan, no? At yung mga kasama natin sa YouTube, no, yung ilan sa kanila, ay nagka-thumbs up din at heart, no, para sa mga tanong natin. Kagaya ni Miss Zessa, ni Miss Andrea, no, na hindi pa nagkasakit dahil sa hindi pagkain. At si Miss Dayama at Ida naman ay nagkasakit na dahil sa hindi nila pagkain. Ang ikahuli, nakapag-away na ba kayo? O may inaway na ba kayo? Noong kayo ay naguguto, no, dahil nainis na siguro kayo, no, sa kasama nyo or kaibigan, no? Wala kayong, kumbaga, napilitan kayo na makipag-away. Okay? Sabi ng mga sasante ko, ng Jeremiah, oo, nakipag-away na ako. Sir Carlos din. Sabi rin ni Ms. Z, no, nakipag-away na sa minsan. Pero sa gutom. Pero Sir Jeff, hindi naman. No, na-control niya naman ang sarili niya. Ganyan din si Ms. Mary Trixie, si Mr. Cyril Fonda, no, at si Sir Mel. No, hindi pa naman sila nakipag-away dahil sila ay nagutom. No, maiki yan, no? Maganda pag-isipan, no? At ang dahilan kung bakit ginawa natin ang activity na ito ay gusto kong makita ng klase, no? Paano tayo binabago ng pagiging gutom natin? No? Sabi nga ng isang pamosong tagline, no, ng isang brand ng chocolate, you are not you when you're hungry. Nagbabago ang ugali mo, no? Nagiging mainipin ka, nagiging mainisin ka, etc., etc. At hopefully, no, sa tala kayo natin ng ikalawang limaan pagdaigdig, matukoy natin paanong ang kagutuman ay nagawang mabago, no, ang perception ng mga tao noong panahon na iyon at paano ito hinago ang kasaysayan kalaunan. Okay? Tutungo na tayo sa tala kayo ng World War II, ang digmaang naganap noong ikauna ng Setyembre 1939 at nagwakas noong ikadalawa ng Setyembre 1945. Okay? Sa ilang taon, no, ng ikalawang digmaang panlaigdig, itinuturing ito mga mag-aaral na pinakamalawak, pinakamahal, at pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Okay? Kung babalikan natin, no, yung 8 to 9 million, no, na namatay noong unang digmaang panlaigdig, ito ay dumoble, no, kung hindi ay trumliple pa, no, noong naganap ang ikalawang digmaang panlaigdig. Okay? Para malaman natin, no, kung nakapagbasa at handa na, no, ang klase natin, gusto kong i-challenge ang mga kasama nating mag-aaral ngayon, no, dito sa activity na tinatawag nating 5-minute bayanihan challenge. Dahil kinakailangan natin, no, na magtulungan para makamit natin ang mga sumusunod na gawain na makabuluhan sa talakayan natin ngayong hapon. Okay? Ang klase ay mahati sa 5 mga pangkat. Ang bawat pangkat ay may nakatalagang gawain na dapat kunan para sa ating talakayan ngayong hapon. Okay? Ang challenge dito, mga estudyante ang kasama ko ngayon, 5 minuto lamang dapat gawin ng mga estudyante ang mga challenge. So meron tayong acrostic fantastic, raise your flag, GML, no, or Google mo lang, positive, negative, at D-Rules. Okay? Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa ikalawang digmaang panlaigdig. At nais ko, no, na hindi lamang ako ang magsalita sa duration, no, ng ating klase ngayong hapon. Gusto ko rin na magbahagi ang mga estudyante ng kanilang mga nadiskubre mula sa gawain na ipapagawa sa kanila. Okay? Inaanyayan ko sa Ms. Z, natulungan ako na igrupo ang mga mag-aaral na kasama natin ngayon. Para sa unang pangkat, Ruby at Jeremiah. Okay? Para sa ikalawang pangkat, si Divine at si Jayco ang gagawa ng Razor Flag Activity. Para sa Google mo lang activity, nais kong gawin ito ni Binibining Rodesa at ni Sir Jose Carlos, no? Para sa positive, negative,
Sir Jake Rovin at Jeff Geraldes. At para sa virus activity, inaanyayahan ko si Binibining G at Gio Orense na gawin ang activity. Ngayon, ang tanong, Sir Egg, saan po namin makikita ang mga gawain na ito? Lahat ng iyan ay makikita natin sa Jamboard activity na siyang ginagamit na natin sa ating klase ngayong hapon. Okay? So makikita natin sa mga susunod na frame ang task ng bawat pangka. Okay? Nasa frame number 6, ang acrostic fantastic activity. Nasa board number 7, ang susunod na activity, ang razor flag activity. Nasa board number 6, ang razor flag activity. Nasa board number 7, ang Google mo lang activity. And then, nasa board number 8, ang gawain na may kinalaman sa positive, negative. At nasa board number 9, ang ikahuling gawain. Okay? So para sa kapakanan, ano ng mga kasama natin na nanonood sa ating YouTube live, hayaan nyo po na i-walkthrough ko kayo habang ginagawa ng ating mga estudyante ang ating mga activity. Okay? Tandaan, meron lamang kayong 5 minuto. At pagkatapos ng 5 minuto, ang mag-aaral na makakatapos ng gawain ay makakatanggap ng incentive para sa ating pagsusunod. Okay? Ngayon, inaasahan ko na ang mga mag-aaral ay magsimula na sa paggawa ng kanilang mga task. Okay? So meron tayo dito, no, para sa board number 5, iba't-ibang mga sanhi ng World War II. See? So, ang mag-aaral na naka-assign dito ay kinakailangan matukoy ang iba't-ibang mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa group number 2 naman, ang task nila ay erase ang flag, no, ng mga bansang kabilang sa dalawang alyansang nabuo noong ikalawang digmaang pandaigdig. At tukuyin, ano ang pagkakapareha nitong mga bansa na ito. Okay? Ang ikatlong grupo naman, no, ang group 3 ay nakaatas para humanap ng larawan sa ilan sa mga pinakamahalagang pangyayari na naganap noong ikalawang digmaang pandaigdig. Inaasahan din ang ikatlong pangkat na magbahagi, no, ng kanilang naunawaan dito sa mga pangyayari na ito. Okay? Ika-apat na pangkat ay pagtataya. Ano ang iba't ibang epekto ng World War I? At kung ito ba ay positibo o negatibo? At para sa ikalimang pangkat, pagdataya ng ugnayan ng ikalawang digmaang panlaigdig at COVID-19 pandemic. Okay? So habang ginagawa ito ng ating mga mag-aaral, hayaan niyo po akong basahin ang ilan sa mga komento o tanong ng mga guro na nanonood sa atin sa ating Facebook Live. Okay? Okay. So nanonood pa rin po si Sir Romulo, si Sir Chris Kelvin ay nandito rin, si Ms. Janina May, sa Miss Princess, Miss Lani, okay? Kung meron po kayong katanungan, no, para sa mga nanonood nating mga kasama sa YouTube, gamitin niyo lang po ang comment section ng ating live para i-raise ang inyong mga tanong. Okay, mukhang tapos na halos ang ikalawang pangkat. Ang unang pangkat ay mukhang hindi pa nagsisimula, no, sa kanilang gawain. Okay, sana ay magawa nila ito. Meron na lamang silang 3 minuto. Kung hindi kakayanin, siguro ay i-extend natin, no, ng 2 pang minuto para sa mga mag-aaral. Okay? Para po sa mga kasama natin sa YouTube, kung alam niyo po ang sagot sa mga sumusunod na gawain, no, i-comment niyo lang din po. Nang sa gayon ay pwede po natin magamit ang inyong mga sagot para sa ating talakayan. Okay? Okay. Tignan natin ang iba pang mga pangkat. Okay, mahusay. Okay. Hinihintay na lamang natin, no, na matapos ang unang pangkat na mukhang hindi pa nagagalaw ang board, no, at ang ikatlong pangkat, no, na nakaatas sa maghanap ng larawan para sa ating gawain. Okay, meron pa silang 2 minuto. Pero muli, no, dahil maaaring ilan sa kanila ay nakakaranas ng connectivity issue, siguro ay dadagdagan pa natin ng 2 minuto ang oras para magawa nila ang activity. Okay.
Okay, may nalalagay na mga salita ang mga mag-aaral na naka-assign sa unang gawain. Kung meron kayong katanungan, mga estudyante na nakasama ko ngayon no, sa Zoom meeting na ito, i-type na lamang ang inyong mga tanong sa ating conference chat board. Kaya niyo yan? Kaya niyo yan? Sino nga ang mag-aaral na inilagay natin no, sa unang gawain? Okay. Sabi nila ay hindi na daw nila kinakaya ang challenge. So, dalawa pang minuto para sa ating mga mag-aaral bago tayo magpatuloy sa talakayan. Okay, mukhang nahihirapan ang kasama natin sa unang gawain. No? Tingnan natin ang iba pang pangkat kung nagawa na nila ang kanilang task. Okay. Okay, mukhang patapos na ang nasa ikatlong pangkat, ikaapat, at ikalimang pangkat. Okay, mahusay. Kaya niyo po yan, Sir Z, sabi ni Ms. Z. Okay. Siguro no, para sa kapakanan ng ating mga manonood at para makapagpatuloy tayo sa ating talakayan dahil nahihirapan na talaga ang estudyante na natin. Sa unang gawain, inilagay nila ang mga sumusunod na sanhi. Okay, so sabi nila, G, hate, gate, eat, aggressive. Okay. Ang challenge sa unang gawain no, ay tukuyin ang mga dahilan ng ikalawang digmaang pandaigdig sa pamamagitan ng mga sumusunod na salita. Kung matatandaan nyo, sa First World War, mayroon tayong mania. No? Or yung militarism, alliances, nationalism, imperialism, at Assassination of Archduke Franz Ferdinand. Okay? Ngayon naman sa ikalawang limaang pag-iigdig, pwede natin gamitin ang salitang get half. No? Na tumutukoy, okay, sa anong mga sanhi ng ikalawang limaang pag-iigdig. Okay? Siguro tutulungan natin no, ang ating mag-aaral no, na naka-assign sa unang gawain no, patungkol sa sanhi ng ikalawang limaang pag-iigdig. Okay. Para sa kaalaman ng klase no, mayroong anim na dahilan no, itinuturing na dahilan kung bakit nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig no. At ito nga ay nagsisimula sa mga sumusunod na letra G, E, T, H, A at F no. Para sa letter G, ano kaya ito? Ang sinabi ng inyong kaklase ay hate, gate at eat. At sa palagay ko no, ito ay hindi tumutukoy sa mga totoong dahilan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ano-ano kaya ang mga dahilan ng ikalawang digmaang pandaigdig? Meron bang nakakaalam sa klase? Okay? Ano kaya ang mga letra na ito? Saan ito tumutukoy? Anyone? Sa ating mga estudyanteng kasama ngayon? Again, G-E-T-H-A-F. Okay? Ang get half ay tumutukoy sa mga sumusunod na dahilan. Makinig, no? Ang unang dahilan ay Great Depression. Okay? So ang Great Depression na naganap sa western na bahagi o sa kanlurang bahagi ng mundo na inagbigay daan para sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Great Depression no, para sa kaalaman ng aking mga kasama ngayon ay tumutukoy sa panahon ng financial crisis no, na naranasan ng iba't ibang mga bansa na nagresulta sa kakulangan ng pagkain, pagtatanggal sa trabaho ng mga mamamayan, at iba pa. Okay? Zeke, tinataas mo ang iyong kamay. Meron ka bang naisabihin? Zeke, meron ka bang naisabihin sapagkat nakataas ang iyong kamay? Sir, may kinalaban ba yung letter T sa isang treaty or isang kasunduan? Yes, okay, ito ay may kinalaman sa isang kasunduan. Ano kaya ito, Zay?
Hindi ako ganun ka-familiar, sir. Pasensya na po. Okay, para sa kaalaman ng klase, no, dahil nahirapan ang group 1 sa kanilang challenge, ang GA tumutukoy nga sa Great Depression. Ang E naman, para sa kaalaman ng aking mag-aral, ay tumutukoy sa expansionism, no? Kung saan ang mga bansa kagaya ng Japan, Germany at iba pa, no, ay naglayo na mapalawak, no, ang teritoryong kanilang nasasakupan sa pamamagitan ng pagkuha ng iba pang mga teritoryo. Halimbawa na lang sa Japan, no, ang Korea at ang China, no, at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asa. Okay? Ang T naman ay tumutukoy sa Treaty of Versailles. Okay? O ang agreement, no, na nagtapos sa unang digmaang pandaigdig, pero nagbigay din ng napakaraming punishment, no, sa bansang Germany, no, kagaya na lamang ng reparation payment, kagaya na lamang ng paghahati ng teritoryo nito at iba pa. So ang Treaty of Versailles, no, ay naging mitsa ng pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig dahil hindi naging patas, no, yung mga provision na nakalagay dito sa kasunduan na ito. Okay? Ang AIDS naman ay tumutukoy, kapag sinabi natin World War II, ito ay tumutukoy kay sino kayang tao ang tinutukoy natin, no, na dahilan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Okay? Ito ay tumutukoy kay Hitler, sabi ni Ruby, tama. Okay, so si Hitler, no, at ang Nazi Party, no, ng Germany, no, ay nagbigay daan sa ikalawang digmaang pandaigdig dahil noong nagkaroon, no, naging pamoso, no, si Hitler sa Germany dahil sa mga karanasan, no, nangyari sa bansa, no, nakita ng tao na siya ang maaaring maging solusyon, no, sa mga isong nararanasan nila. At itinuring niya, no, ang sarili niya bilang diktador ng Germany at binild ang armas at ang kasundaluhan ng bansa bilang bahagi, no, ng paghahanda sa digmaan. Okay? Ang ikalawang, ang sunod na dahilan naman, no, ng World War II ay letter A or appeasement. Okay? So sa Hitler, na, meron na siyang ginagawang mga pagsalakay, no, sa iba't ibang mga kalapit na bansa sa Europa. Pero yung mga miyembro ng Allied Forces nung unang digmaang pandaigdig ay nasa panahon pa ng pagre-recover, no, at isa pa ay wala silang ganong interes, no, na lumahok sa panibagong digmaan. At para sa kanila, ang appeasement na ito, no, o pagpayag sa Germany na i-conquer, no, o sakupin ang mga bansang malapit dito ay makapag-prevent sa ikalawang digmaang pandaigdig. Unfortunately, nagbigay pa ito ng confidence kay Hitler at sa German forces para ipagpatuloy, no, yung layo nila na marigit, no, yung glory na once ay hawak ng kanilang bansa. At ang ikahuli, no, I'm sure ang ilan sa inyo ay familiar na dito, fascism, okay, kagaya ng sinagot ng isa sa mga mag-aaral. So yung pasismo at ang paglakas ng mga totalitarian leader, no, kagaya ni Benito Mussolini, no, at ni Adolf Hitler ay naging mitsa, no, para magkaroon ng ikalawang digmaang pandaigdig. So makikita nyo, maraming mga dahilan na political at economic, no, na naging mitsa ng pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig. At kagaya ng nangyari nung unang digmaang pandaigdig, nahati ang daigdig sa dalawang faction o dalawang alliances, no. Nung una, meron tayong Allied Forces at Central Powers. Ngayon, meron tayong Allied Forces at Axis Power. Okay? Sa grupo, no, na nakaatas dito, pwede nyo bang i-on ang inyong microphone para ipaliwanag? Bakit kaya magkakasama itong mga bansa na ito? Divine? Bakit naging magkakasama ang Allied Forces? At bakit magkakasama ang Axis Power? Ano ang common sa kanila? No? Ano ang pagkakatulad ng mga bansang ito? Divine? Okay? Mukhang nakakararas ang connectivity issue ngayon si Divine, no? Ruby, baka gusto mong tulungan ang iyong kaklase. Ano ang pagkakaparehas sa mga bansa na nasa Allied Forces? At ano-ano itong mga bansa na ito? At ang mga bansa sa Axis Powers? Sila ay? Pwede mo bang i-on ang microphone mo, Ruby?
Okay, nagtataas ng kamay si Carlos. Carlos, pwede mo bang ibahagi ang iyong nalalaman patungkol sa bagay na ito? Hello po. Ayun po. Bali po, pagdating po sa Allied Forces po, sila po kasi yung mga bansang magkakasama matapos ang unang digma, ang pandaigdig. So sila rin po yung mga magkakaalyado anong panahong ito. Doon naman sa Axis Power naman po, ito naman po yung mga bansang bihado mula doon sa Treaty of Versailles. Kaya sila yung nagnais na mag-expand ng teritoryo at para kunan yung mga resources na nawala sa kanila matapos yung unang digmaan. Mahusay, no? So sinabi ni Carlos na yung Axis Power ay mga bansa na tumutukoy doon sa mga nadehado ng Treaty of Versailles, no? Yung bansang Italy, no? Yung bansang Japan, no? At kaya sila nagsama-sama dahil pare-pareha sila ng layunin, no? At ito ay makamit, no? Yung pagpapalawak ng kanilang teritoryo, pag paniniguro, no? Na makukuha nila ang resources na kanilang kinakailangan at iba pa. Siguro, bukod sa nabanggit ng inyong kamag-aral, no? Makikita din natin na yung tatlong bansa na ito, yung Germany, Japan, at Italy, ay merong mga totalitarian form ng leadership, no? So ibig sabihin, ang kanilang mga pinuno ay mga diktador, no? At gumagamit ng military force para matukoy, no? Para makuha ang kanilang kagustuhan. Samantalang sa kabilang banda, yung Allied Forces naman, no, kagaya ng Great Britain, Amerika, ng Russia, no, at ng France, unang-una ay magkakaibigan na noon, no, sabi nga ng inyong kaklase. Pero bukod doon, ang mga bansa na ito ay nag-a-advocate, no, nagnanais ng pagtutulungan, ng kooperasyon, no, yung ideya ng exchange ng mga kalakalan at iba pang mga bagay. Eh, so makikita natin, no, that the Allied Forces o yung mga Allied Nations, mas liberal sila, no, o mas democratic kung ikukumpara natin sa mas totalitarian, no, at mas militaristic na Axis Power. Okay? Para naman sa ikatlong pangkat, okay? Nahanap nilang lahat ang larawan, yung pagsalaki ng Germany sa Poland, Operation Barbarossa, pampabomba sa Pearl Harbor, D-Day, at pambobomba sa Hiroshima at Nagasaki. Okay? Ang mag-aaral na naka-assign dito, maaari bang i-on mo ang iyong microphone? Odessa? Ano-ano itong mga larawan na ito? Odessa? Sir, si ano po? Si Sir Carlos po sa picture. Okay. Hello, ito ay isang pangyari na kung saan nabigla ang Poland sa pag-atake ng Germany dahil sa may nagaganap din sa kanilang kasunduan na hindi pwedeng manakop o hindi pwedeng mag-expand ang Germany. Dahil ito rin ay parte ng Treaty of Versailles, hindi sila pwedeng mag-expand. Pero nagulat na lang sila nung biglang umatake ang Germany at tinawag itong Blitzkrieg or yung tinatawag okay. na Lightning Attack. And then, opo. And then, ang isa naman pong operasyon dito ay Operasyon Barbarossa. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay yung pag-atake ng Germany sa Russia patungkol sa na kailangan nilang atakin ng Russia upang mapigilan ang pag-responde nila kung sila man ay tutulong doon sa mga bansang unang nasakop nila katulad ng Poland. Ganun po. Ang susunod naman pong magsasalita po ay si Ms. Rodessa po. Rodessa? Mag-mute ka. Rodessa? Ay, sa ano po? Sa dito naman po sa pambobomba sa Pearl Harbor, ito naman po yung gawain na kung saan din po ay napigilan po yung pagresponde ng US po, kung tama po yung pagkakaalala ko sa kwento po ng lola ko. Sa D-Day okay. po, call a friend po ulit kay Sir Carlos. Okay, Carlos? Alam po, yun po. Sa D-Day po, tinatawag po ang salitang D-Day bilang isang operasyon ng militar kung saan ito yung isang malawakang pag-atake o malawakang pag
ano tawag dito, yung paglunsad ng atake sa isang lugar. So ito po ay naganap sa France, sa Normandy, kung saan binigla ng Allied Forces ang mga Nazi o mga ang mga ang Germany patungkol doon sa ano, biglang pag-atake para mapabagsak, or ito yung unang opensa nila laban sa mga Nazi or sa Germany po. And then lastly po, yung pambubomba po sa Hiroshima at Nagasaki, ito po yung tuloy yung nagwakas sa ikalawang digmaang pandaigdig, na kung saan bago ito mangyari, nauna na munang sumuko ang mga bansa sa Europa. Ngunit dahil sa katigasan at sa pagpipilit ng bansang Hapon, naging solusyon ng Amerikano or ng Allied Forces ang pagbagsak ng unang bomba sa Hiroshima, at nang hindi pa rin ito nakontento, kumbaga hindi pa rin sumuko kagad ang Hapon, so nagpabagsak ulit sila ng pangalawang bomba sa Nagasaki. At nagbanta sila na kung hindi pa rin sila susuko, susunod na ang Tokyo. Yun po. Salamat. Mahusay, no? Kung titignan natin, mukhang nagawa tayo at natukoy talaga, no, ng ikatlong pangkat ang iba't ibang mga mahalagang pangyari. At panigurado, napakarami pang mga importanteng mga bagay na naganap noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero kung titignan natin ang mga sumusunod na larawan na nahanap, no, at ipaliwanag ni Carlos at ng kanyang pangkat, no, ito ay mga turning points, no, ng kasaysayan. I mean, turning points ng mga pangyayari noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nasaan ang pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig sa pagsalakay, no, ng Germany sa Poland. At kasama na nga rito, no, sa sunod-sunod na pagsalakay na ito, no, yung tinatawag na Operation Barbarossa, no, kung saan inatake ng Germany ang bansang Russia. Okay? At naging turning point ito dahil noong una ay merong kasunduan ang Russia at ang Germany, no, sa isa't isa, no, na hindi aatakihin ng bansang Germany ang Russia, dahil nga ang focus lamang nito, no, ang iba pang mga bansa na nasa silangang bahagi ng kontinente ng Europa. Subalit, dumating sa punto, no, dahil sa maaaring, no, paghahangad, higit na paghahangad ng Germany, sinalaki din nila ang bansa, no? Yung Pearl Harbor ay turning point dahil ito ang pangyayari na nagbigay daan para sa pagsali, no, ng bansa ng Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Okay? Dahil sa bumbomba sa military base, no, ng Amerika sa Pearl Harbor, no, nakita nila na kinakailangan na, no, na lumahok ng Amerika sa World War II at kalabanin ang Japan, no, sa aggression, no, na ginagawa nito sa East at Southeast Asia. Ang D-Day ay turning point dahil ito ay nagbitsa, no, bilang pagsisimula ng pagtatagumpay. Sunod-sunod na pagtatagumpay ng Allied Forces noong ikalawang lima ang pandaigdig, kagaya ng sinabi ni Carlos. At ang pambobomba sa Hiroshima at Nagasaki, bukod sa dito unang ginamit ng atomic bomb, makikita natin na ito ay turning point dahil ito ang nagmitsa ng pag-surrender, no, ng bansang Japan sa Allied Forces at nagtapos ng ikalawang lima ang pandaigdig sa Pasifik. Kung titignan nyo, mga mag-aaral, no, ang World War II ay umiikot lamang sa digmaang, umiikot lamang sa pag-atake ng isang bansa sa iba pang bansa, no. Kung susumahin natin ang mga kaganapan noong ikalawang digmaang pandaigdig, ito ay kaparis lamang din, no, ng mga kaganapan noong unang digmaang pandaigdig. Meron lamang mas advanced, no, na mga military technologies, no, hindi na lamang lumalaban ng mga sundalo sa mga trenches, meron ng mga aerial forces, no, siyempre ang atomic bomb at iba pa, no, pero nandoon pa rin tayo, mayroong conflict o tunggalian sa dalawang o mas higit pang mga bansa patungkol sa iba't ibang mga bagay. Okay? Ngunit ang gusto kong bigyang pansin, no, sa talakayan natin ngayon, no, kung naging tuloy-tuloy lamang, no, ang ating talakayan, ay malaki ang naging gampanin ng pagkain noong World War II. Okay? Ayon sa libro, no, ni Lizzie Collingham na pinamagatang The Taste of War, ang buong ikalawang digmaang pandaigdig ay patungkol sa kagutuman. It was, no, according to Lizzie Collingham, the experience of hunger of Adolf Hitler that led him to all of the decisions, no, na ginawa niya noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito yung kahirapan na naranasan ng iba't ibang mga bansa dulot na Great Depression na nabanggit natin kanina, na nagbigay daan para palawakin nila ang kanilang imperyo, no, at
umatay, no, at atakihin at ibang ang iba't ibang mga bansa, no, para sa kanilang personal na interest, no. Gusto kong bigyan ito ng diin, no, sa talakayan ngayon dahil higit na mas marami ang namatay sa pagkagutom, no, at mga sakit kaysa sa mga namatay, no, sa pakikipagdigma noong ikalawang digmaang panlaitid. At kapag sinabi natin ang World War II, no, my dear students, I hope you are still listening, no. At kung may tanong, again, gamitin lamang ang conference chatboard. Makikita natin na hindi masyadong natatalakay, no, ang pagkain at ang pagutuman at ang ordinaryong mga mamamayan sa talakayan ng ikalawang digmaang panlaitid. Kasi nga, personality-driven ang pagtuturo natin ng kasaysayan. At pangalawa, no, nakafocus tayo sa events at sa mga dates, kagaya ng ginawalan natin kanina. Ngunit ngayon, no, gusto kong palalimin ang ating talakayan at makita na ang World War II ay kwento ng mga pamahalaan at kung paano nila tinugunan yung kumakalam na sikmura ng mga mamamayan nila. It was the story, no, of individual governments responding to the needs and demands of their citizens, specifically their soldiers, no, fighting during the war. Okay? Ngayon, magandang pag-isipan, sino kaya ang busog noong ikalawang digmaang pandaigdig? Sino ang ginutom, no? At ano ang mga pwersa na nagbigay daan para mangyari ang mga bagay na ito? No, babalikan lamang natin, no, nabanggit natin na ang mga causes o sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig ay Great Depression, isang economic crisis, no, nangyari sa Amerika at sa Europa at sa iba pang bahagi ng mundo. Expansionism, yung pagpapalawak ng teritoryo, yung Treaty of Versailles at yung unfair, no, na punishment na binigay nito, no, sa Germany bilang miyembro ng Central Powers. Meron ka pang fascism, appeasement, no, at syempre, no, si Adolf Hitler at ang Nazi Party. Okay? Kung titingnan natin, no, dahil merong lumalaking populasyon ang mga bansa sa Europa kabilang na dito ang Amerika at ang Japan, no, kinakailangan nila ng karagdagang lupain para makapag-produce ng pagkain na kinakailangan ng kanilang mga mamamayan. At ito ang naisip na solusyon ng mga bansa para makamit ito. Sabi ni Adolf Hitler, kinakailangan nila ng tinatawag na autarky, no, isang economic independence or self-sufficiency, no, na kakaiba ng panahon na iyon, no, dahil kung nag-i-integrate na ang mga bansa, sila ay nagsasama-sama na, no, para magkaroon ng mas mabilis na kalakalan, pagpapalitan ng produkto. No. At syempre, pag-unlad, minais ni Adolf Hitler, no, na maging independent, no, at tugunan ang economic issues, no, na nararanasan ng mga mamamayan, isang pang ekonomiya na nararanasan ng kanyang mamamayan sa loob lamang nito, no, sa pamamagitan ng kanilang sariling mga inisiyatiba, no. It was autarky, no, that allowed Adolf Hitler to make decisions, no, that led to the death of millions of Europeans and other citizens. Okay? Sabi nila, paano natin magagamit itong autarky na ito? Paano natin matutugunan ang kagutuman ng ating mga mamamayan? Sabi ng Germany, salakayin natin yung mga nasa eastern side, no, ng Europa, no. Salakayin natin ang Poland, no, ang Ukraine, no. Sunod nito ay Russia, no. At gamitin natin ang lupain nila para matugunan yung pangangailangan sa pagkain ng ating mga mamamayan. Yung Italy naman, sabi nila, sakupin natin ang mga bansa sa North Africa at Middle East at i-convert natin ito, no, sa mga farmlands para matugunan yung pangangailangan natin sa pagkain. Gayun din ang Imperial Japan. Sabi nila, sakupin natin ang Korea at ang China, no, at later on, maging mga bansa sa Southeast Asia para matugunan yung krisis ng bansa natin sa pagkain. Okay? Gusto kong maintindihan ng mga mag-aaral natin ngayon, no, at ang mga nanonood sa atin sa ating YouTube live na napakalaki ng gampanin ng absence of food, no, kakulangan ng pagkain sa usapin ng ikalawang digmaang panlaitid. Hindi man ito, no, madalas na natatalaki sa klase. Importante na makita natin, no, na itong kagutuman na ito o pagkagutom na ito ang nagbigay daan para umangat sa kapangyarihan, no, ang mga political leaders ng bansang Germany, ng Italy at ng Japan, no. Sila ngayon ay pinamunuan ng mga political extremists. They are driven, like so driven, no. They are very determined to find new markets, new sources of fuel, sources of food, and new sources of cheap labor, no, that will benefit their country, no. Unfortunately, no, iba't iba ang naging hakbang ng bansa. Ang Germany, pinakilala nila ang konsepto ng Lebensraum, no, or Lebensraum, no, German concept for living space, no, para sa mga mamamayan ng
Germany, no? Ang kagutuman, ang naging layunin ng Germany, no, sa pakikilahok nila sa ikalawang digmaang panliitik. Hindi sila nagutom noong panahon ng ikalawang digmaang panliitik. Pero ang interes, no, ng Germany ay gutumin ang ibang mga tao para kunin ang kanilang mga lupain para sila ay makakain. Saan mapasok ang Nazi, no, hunger plan? Nang layon ay gamitin ang lupain ng Poland, ng Ukraine, gawin itong agricultural lands, no, para matugunan ang pagkain ng mga Germans, no, mag-resettle doon ng mga tao, no, at magkaroon ng abundance, ng surplus ng pagkain. Nang sa iyon, magiging maayos, magiging matiwasay ang pamumuhay ng mga German. Kasama na rin dito yung ideya na sila ay superior race, no, at sila dapat, no, ang makuha sa benepiso ng produksyon, no, ng pagkain. Ang Nazi hunger plan na ito, no, ay nagresulta sa 6 million na mga Hudyo na namatay, no, dahil sa extermination ng mga German sa mga death camps. Okay? Itong mga death camps na ito, kaiba pa ito, no, sa mga labor camps ng German. No, ang function nitong death camps na ito ay gutumin at patayin, no, ang mga Hudyo, ang mga homosexual, ang mga taong ikinokonsidera ng mga Germans na unfit, no, o hindi nababagay doon sa idea nila ng perfect Aryan society o Aryan race. Okay? Makikita natin na yung food politics, no, yung pagnanais na magkaroon ng pagkain para sa mga mamamayan ay naging genocidal politics dahil wiped out, no, pinagpapatay ng pamahalaan ng Germany, no, ang napakaraming mga Hudyo at iba pang mga Europeo ng panahon na ito. Okay? Sa Japan naman, sabi nila, dahil nagugutom ang ating mga soldiers, no, ang ating mga sundalo at ating mga mamamayan, kinakailangan lamang nila ng fighting spirit. So sa Japan, hinayaan nilang mamatay sa gutom ang kanilang mga sundalo, no, sa ideya na expendable, no, pwedeng sayangin ang buhay ng tao. At kagaya ng sinabi ko kanina, fighting spirit lang ang kailangan para magtagumpay, no. 1 million sa 1.74 million na sundalong Hapon ang namatay dulot ng kagutuman o malnutrition. Mas marami pa ang sundalo na namatay dahil sa gutom at mga sakit na dulot nito kaysa sa mismong pakikipagdigma o pakikilahok ng Japan sa ikalawang digma ang panliitik. Ngunit again, no, sa mga kasama kong mag-aaral at mga nanonood sa YouTube, hindi ito madalas na natatalakay. Sa Russia naman, although sabihin natin, no, sa talakayan ng ikalawang digmaang panliitik, ang Russia ay naging aggressor din, no, kahit papaano, no, ng ikalawang digmaang panliitik. Pero makikita natin na ang Russia, lalo na, no, nung ito ay kinraidor ng bansang Germany, no, makikita natin sila mismo ay may personal na interest na maging self-sufficient, no, yung autarky na sinasabi natin kanina, no, yung economic self-sufficiency na ito. Pero ibang pamamaraan nila, imbes na sakupin ng ibang bansa o ibang mga teritoryo, sabi ng Russia, sasakupin namin ang aming mga sarili. Sa papaanong paraan, i-co-collectivize natin ang agriculture. Ibig sabihin, titipunin natin, no, lahat nitong mga private lands na ito, no, agricultural lands, at iisa sa ilalim natin ito sa kapangyarihan ng Estado. No, itong collectivization ito, no, itong idea na ito ng Russian government, no, ay nagbigay daan sa 2 hanggang 3 milyon na namatay sa tinatawag na digmaan laban sa mayayamang magsasaka ng kanilang pamahalaan. Dumating sa punto, no, na yung ilang mga kabataan ng Russia at ng Ukraine, no, ay ibinebenta na, no, ang kanilang dugo para lamang makakuha o makabili ng pagkain. Meron pang mga accounts na nagsasabi na hinuhukay nila, no, ang labi ng mga namatay na hayop, no, at kinakain ito para meron lamang silang panlustos, no, sa araw-araw na paghihirap ng mga mamatay. Okay? Again, no, kaya natin tinatalakay ang pagkain at ang gampanin ito sa ikalawang digmaang panliitik. Dahil gusto ko, no, na yung mga mag-aral natin ay magkaroon ng panibagong pananaw, no, sa kung paano natin sisilipin ang ikalawang digmaang panliitik. Ang Great Britain, no, kilala natin, no, bilang isa sa mga naging matatag na estado noong ikalawang digmaang panliitik. Hindi sila kasing, sabihin natin, kasing salbahe, no, o kasing sama ng Germany at ng Japan, no, dahil sa adikain ito na pumatay para sa personal na interest ng kanilang mga bayan. Hindi nagutom ang Great Britain. Subalit,
ang mga naninirahan sa mga kolonyang hawak ng Great Britain ay hindi nakaranas na kaparis na kaginhawaan ng mga mamamayan sa loob ng bansa. So, ibig sabihin ng Great Britain ay busog na nakakakain ng mga mamamayan ng maayos kahit papaano. Subalit ang mga kolonya na ito ay hindi na-e-enjoy, no? Hindi nagkakaroon ng kaparis na karanasan. Halimbawa na lamang noong 1941 nakaranas ng malawakang pagutuman ang Greece, no? Pero tumanggi si Winston Churchill na pinuno ng bansa na wakasan yung blockade, no? Na humaharang sa pagpasok ng pagkain at iba pang resources sa bansa. Dumating sa punto na yung mga magulang, no, sa Greece ay inalalatag, no? Inihihimlay o nilalagay yung mga labi ng anak nila sa kalsada para makakuha pa rin, no, yung rason ng pagkain na ibinibigay sa kanila. Ganoon kalala, no, yung crisis na nangyayari sa Greece noong 1941. Yung mga patay na anak ay ipinipila pa rin para sa rason ng pagkain. So iisipin na lamang natin, no, kung gaano kaliit itong pagrarason na ito. Isa pang mangyayari, no, ay yung famine, no, na naranasan ng India, okay? Tinawag ni Churchill, no, ang mga Indians na beastliest population in the world next to German, no, dahil sabi niya para daw silang mga kuneho kung magparami at kasalanan nila kung bakit sila naghihirap, okay? Ang India nung panahon na yun ay hawak ng mga Briton, no, ng Great Britain. At pinabayaan ni Winston Churchill, no, ang napakaraming mga Indian na mamatay sa luto na nagresulta, no, sa 3 milyon na mga Indian na namatay. Okay? Kung titignan natin, ito ay mga ordinaryong mamamayan. Hindi natin pinag-usapan ang mga sundalo, no, na aktibong nakikilahok sa ikalawang digmaang pandaigdig. Tinutukoy natin yung karanasan ng mga ordinaryong mga tao, ng mga estudyante, ng mga nanay, no, nung mga panahon na ito. Okay? Bago tayo magpatuloy, no, anong mga hinuwa o insight ang makukuha niyo mula sa mga nabanggit nating pangyayari? Kayo ba ay natuwa? Nagkaroon ba kayo ng panibagong pananaw patungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig? Anyone sa ating klase? Kasama ko pa ba ang mga estudyante ko ngayon? Yung mga kasama natin sa YouTube, pwede nyo pa rin po, no, na gamitin ang ating comment section para ilagay ang inyong mga sagot sa ating mga tanong. Ikaw, Jeremiah, pwede mo bang i-on ang microphone mo, Jeremiah? Anong hinuwa or insight ang makukuha mo mula dito sa napag-uusapan natin mangyayari sa kaganapan ng World War II? Hello po. Yes, Jeremiah? Anong insight? Siguro para po sa akin, yung isa sa mga insight po na nakuha ko is that, yun nga po yung hunger, not only for food, but also for the power, for the land, and for the profit, yung, tawag po ba doon? Basta po yung hungry, and all in all, maaari po siya makapag-produce ng hindi kanais na isang mga gawain. Katulad nga po na nangyari po sa sa Germany, yung mga personal agenda nila. And yun nga po, na to the point na marami rin po mga country din yung naghirap pa gaya po sa Greece, sa India, at sa iba pa pong lugar. Yun po. Sabi ni Sir Jeff, no, salamat my Jeremiah sa sagot po. Ang gutom po ay naging malaking dahilan kung bakit natuloy ang World War. Rodessa, nagtataas ka ng kamay. Meron pa bang gustong ibahagi? Anong hinuwa or insight ang nakuha mo sa ating pag-uusap or talakayan? Opo, Sir Egg. Makikita po natin na yung nangyari po noon hanggang ngayon po ay nakikita natin na nangyayari ulit siya ngayon na kung saan kung may kagutuman na nangyayari sa bansa, nandoon pa rin po ay hindi man ito pangdaidigan na nagera, ano, pero nandoon yung nagrarally yung mga tao. So yung epekto niya po ay nararamdaman hanggang ngayon po sa kasalukuyan. Okay. So hanggang ngayon, no, ay humaharap sa krisis ng kagutuman ang maraming mga komunidad at bansa sa Taiti. At isa ito, no, sa
ituturing natin na matagal ng iso, no, yung hindi pantay na alokasyon ng yaman, no, yung unequal na distribution, no, ng yaman sa mga mamamayan na namamalaki sa bawat bansa. Yung mahusay na sagot, no, so makikita natin, no, na yung pagtalaki natin sa ikalawang digmaang panliigin sa punto de vista ng kakulangan sa pagkain at pagkain ay nagda-divert, no, o lumalayo doon sa usapin na kung sino ba ang mabuti, sino ba ang masama, no, sino ang tagumpay, sino ang talo sa ikalawang digmaang panliigin. Yung nakikita natin sa mas malawak na pananaw, no, na yung kagutuman na ito, no, naranasan ng bansa sa Europa, kaya ng sinabi ni Rodesa, ay nararanasan pa rin ng maraming mga pamayanan sa kasalukuyan. At hindi natin maitatanggi na ang gutom na ito ang isang nagiging dahilan pa rin ng napakaraming mga issue at ng krisis na nararanasan ng bansa at ng iba pang bansa sa mundo. Kung titingnan naman natin, no, salamat, sa Amerika, hindi rin sila nagutom, no, kasi nagkaroon ng rebolusyong agrikultural, no, nagkaroon ng improvement, no, sa paggamit nila ng pesticide sa farming, no, at the same time inintroduce din ng mga Amerikano yung tinatawag na pagrarason. Okay? So kaunti lamang, no, parte-parte lamang yung natatanggap ng mga taong pagkain para matulungan yung mga soldiers o yung mga sundalo nilang lumalamad sa ikalawang digmaang panlipi. Naging lupain ng kasaganahan, no, ang Amerika, at nagbigay daan ito sa mundo ng kalabisan, pagsasayang at kagustuhan sa hinaharap. Okay? Dahil nagawa, no, ng Amerika ito na makapag-produce ng surplus ng goods, no, dahil sa iba't ibang inobasyon na nangyari sa bansa nila, naging superpower ang Amerika kalaunan, no, at hanggang sa kasalukuyan, no, ay isa sa mga importanteng bansa, no, sa usapin ng pandaigdigang kalakad. Okay? Makikita natin na ang mga bagay na ito, no, ay ating kinag-uusapan. Kaya naman nais ko, no, na ipabatid sa mga sudyante na ang digmaan, na ang ikalawang digmaan ay hindi lamang tumutukoy sa mga sundalo ng lumalaban. Higit na dapat natin pag-usapan, no, yung mga mamamayan, no, yung civilian na hindi kalahok sa digmaan pero apektado, no, dahil sa desisyon ng kanilang mga pinuno. Okay? Makikita natin na hindi naman sila bahagi, no, nitong digmaan, actual na digmaan ito, pero dahil sila ay mamamayan ng Estado, sila ay apektado ng lahat ng pangyayari na mangyayari sa bansa. Okay? Isa pa, mapanganib kapag hindi pantay ang pagtingin o pagtangi ng tao sa isa't isa. Kapag itinuring mo ang sarili mo na masigit, no, o mas karapat-dapat sa iba pang mga tao, magre-resulta ito sa hindi pantay na oportunidad, diskriminasyon, at maaari, no, kagaya ng natalaki natin, digmaan o tunggalian. At ikatlo, no, gusto kong maunawaan ng klase na hanggang limitado ang pinagkukunang yaman o hindi maayos, no, ang alokasyon ng pinagkukunang yaman, posible ang digmaan at tunggalian na mangyari. Okay? Kagaya ng nabanggit, no, ni Rodesa sa ating talakayan, ang World War II at ang ideya ng kakulangan sa pagkain ay evident pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ito pa rin ang fuel, no, ng tunggalian, halimbawa na lamang sa pagitan ng insurgent groups, no, na naglalayo, no, na magkaroon ng malawak na reforma sa pamahalaan, no, ng ibang mga pangkat sa bansa. At sa daigdig, no, nakakaranas pa rin tayo ng conflict sa resources o sa yaman. Okay? Bago ba tayo, no, lubos na mapatuloy sa ating talakayan, balikan lang natin yung ating Jamboard. Dahil ayon sa ika-apat na pangkat, ang mga sumusunod daw ang naging epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Okay? So kung titignan natin, no, meron tayo ditong Cold War para sa negatibong mga epekto, pag-angat sa kapangyarihan ng Amerika at USSR, paglaganap ng komunismo, pagkahati ng Europa at sa Western at Eastern Bloc. Tapos sa kabilang panig naman, inilagay ng mga mag-aaral ang sumusunod na epekto ng World War II. Merong United Nations, dekolonisasyon, no, o pagkalaya ng mga bansa sa Asia at ang Marshall Plan. Okay? So para lamang maintindihan, no, ng iba pang mga mag-aaral na kasama natin sa klase, yung tutusin, maari mong ilagay, no, ang mga epekto na ito sa positibo o negatibo. No? Depende sa kung anong padanaw ang gagamitin mo sa pagsusulit, no, ng mga sumusunod na pangyayari. Okay? Pero ayon sa inyong mga kamag-aral, ang pagbuo ng United Nations, no, ang reformed version, no, o mas pinaganda at pinaayos na version ng League of Nations, no, ikaunang lima ang pandaigdig, no, ay naglalayon muli, no, na ma-promote ang kapayapaan sa daigdig, no, at pag-aisahin ang mga bansa sa mundo para maiwasan
ang digmaan. Okay? Ang paglaya ng mga bansa sa asa, no, ay may ituturing din na isang positibong bagay dahil sa huli, no, ay nakamtan din ng mga bansa na ito ang kanilang kalayaan. Okay? Ang Marshall Plan naman, no, ay tumutukoy naman sa assistance, no, ng bansang Amerika sa mga bansa sa Europa at kabilang na rin ang bansang Japan para maisaayos muli nito, no, ang kanilang mga sarili, no, at muling manumbalik, no, yung sigla ng ekonomiya at pamumuhay ng mga mamamayan dito sa mga bansang ito. Okay? Sa kabilang banda naman, ayan, nandiyan yung Cold War na matatalakay natin sa susunod na pagkikita na bunga ng pag-angat ng Amerika, isang liberal, demokratikong bansa, no, at kumbaga, pangunahing bansa, no, sa pagpapalaganap ng ideya ng kapitalismo at ng demokrasya at ng USSR naman na naging isang komunistang bansa. Okay? Kaya naman nakalagay din dito, no, isa sa mga epekto ay yung paglaganap daw ng komunismo sa daigdig, no, kabilang na dito, no, yung bansang China, North Korea, no, Vietnam at iba pang mga bansa sa. Okay? Siyempre, yung pagkakahati ng Europa, no, bilang tugon doon sa nangyari sa ikalawang digmaang panlaikit. So, yung mga teritoryo, no, na hawak ng Central Powers, no, ay na-distribute o nahati sa ilang mga miyembro ng Allied Forces. Kabilang na nga dito, no, yung Germany na nahati sa Western at Eastern Bloc, no, at yung pagpapatayo ng Berlin Wall, no, na siyang naghahati, no, sa ideya ng demokrasya, kapitalismo, at ng komunismo na USSR. Okay? So makikita natin na hanggang ngayon ay nasa digmaan pa rin ang daigdig, no? Kaya naman sabi ng ikalimang pangkat, no, merong maliwanag na ugnayan sa pagitan ng World War I at World War II at ng pandemic, okay? Ng COVID-19 pandemic. Sabi ng mag-aaral, ito ay parehas na tumatalaki sa kagutuman, kawalan ng trabaho, at buong mundo naapektuhan. Okay? Zio, nandito ka pa ba sa ating meeting? Pwede mo bang ibahagi ang iyong sagot sa paksang ito? Pero kung titingnan natin, no, sa sagot ng inyong kamag-aral, no, evident, no, na ang World War I at ang COVID-19 pandemic ay magkalintulad sa mga sumusunod na aspeto. Okay? Marami ang nagutom, marami ang nawalan ng trabaho, no. Ang lahat ng bansa, no, ay na silken, no, nag-revisit, no, ng kanilang mga institusyon para matugunan ang crisis na ito. Makikita din natin, no, na sila ay magkapareho dahil merong mga winners, no, merong mga nagtagumpay, no, sa laban nila sa pandemic at may mga bansa rin na hindi ganun naging matagumpay. O nasa proseso pa lamang, no, ng pagiging matagumpay, no, dito sa COVID-19 pandemic. Okay? So makikita natin na ang issue ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nararanasan pa rin ng kasalukuyan nating mga lipunan dahil hindi pa rin natatapos ang una, hindi pantay na pagtingin ng mga tao sa isa't isa, yung hindi maayos na alokasyon ng yaman, no, sa mga tao at sa mga mamamayan. At syempre yung conflicting, no, ng mga ideolohiya, no, ng iba't ibang mga grupo, institusyon, no, na siyang nagbibigay daan, no, para sa mga conflict o tunggalian na ito. Makikita rin natin, no, na hanggang sa kasalukuyan ay meron at meron pa rin talo at panalo sa mga digmaan. Okay? Patungkol sa bakuna, no, at patungkol sa COVID-19 pandemic, no, makikita natin merong panibagong konsepto, no, na mababasa natin sa mga artikulo at balita, yung tinatawag na vaccine nationalism. No, kung saan, yung mga mayayamang bansa ay nag-a-acquire, no, bumibili ng napakaraming mga doses ng COVID-19 vaccine para sa mga mamamayan. No? Ano ang problema nito? Siyempre, magre-resulta ito para magkaroon, no, ng issue sa supply, no, para sa mga bansa na hindi ganoon kayaman. Maaari din itong magresulta sa pagtaas ng preso ng bakuna na siyang bibilin nitong maliliit na mga bansa na ito. No? So dahil sa ideya ng vaccine nationalism, no, o yung pagkatangi, no, ng kanya-kanyang mga bansa sa kanilang mga sarili sa panahon ng pandemya, makikita natin, no, na mayroon at mayroon pa rin mga bansa na may iiwan at mayroon at mayroong mga bansa na mangunguna, no, sa
pagkamit, no, ng pagbabalik ng normal, no, sa kanilang mga komunidad. Okay? Bago tayo magtapos, no, ng ating talakayan, gusto kong tanungin ang klase, paano natin sama-samang mapapagtagumpayan ang digmaang ito? No? Paano natin mapagtatagumpayan ang COVID-19 pandemic, no, ng sama-sama? Okay? Ngayon, imbes na gumamit ng mga pangungusap o ng mga salita, gusto kong gumamit ng larawan ang mga mag-aaral para i-picture kung ano ang mga pamamaraan para makamit natin yung gusto natin mangyari. Okay? Bumalik tayo sa ating Jamboard, no, at para sa ating last na board, makikita natin ang isang Polaroid kung saan ilalagay ng mga mag-aaral ang larawan na kanilang naiisip, no, para sama-sama nating mapagtagumpayan ang COVID-19 pandemic. Okay? So pwede tayong gumamit nitong add image function. Okay? Tignan natin ano ang ilalagay ng ating mga estudyante. Nandito pa naman sila, no, sa ating meeting. Okay, so pwede nating i-search halimbawa cooperation. Okay, so kapag ginamit natin ang cooperation, no, maglalabas 'yan ng iba't ibang mga imahe, no. Gamitin natin itong heart na may daigdig. Okay? Sabi ng mga kasama natin, no, sa YouTube, magkaisa po tayo, sabi ni Miss Domingo, no. Childa Domingo. Na kailangan ng pagkakaisa. Okay? Ano pa kaya? Okay, tingnan natin anong mga imahe na ilalagay ng ating mga estudyante. Kung meron po kayong katanungan, ilagay niyo lamang po sa ating conference chat board o sa ating comment section sa ating Facebook, sa ating YouTube live. Tingnan natin kung anong imahe ang nilagay. Okay. Hintayin natin ang iba pang mga mag-aaral, no, na maglagay ng kanilang answer sa ating gawain. Okay, so may naglagay ng isang larawan, no, ng nakamask. Okay. Ano pa kaya ang pwede natin gawin? Sabi ni Mr. Ryan Banduquillo, kinakailangan natin ng pag-unawa. Okay? Paano kaya natin, no, ipipicture, ano kayang icon ang magre-represent ito sa pang-unawa o pag-unawa na ito? Okay? Hintayin pa natin ang ilang mga mag-aaral na maglagay ng kanilang mga sagot. Okay? Ang isang mag-aaral natin ay naglagay ng larawan na mukhang may kinalaman sa pagboto o eleksyon. Sige, tingnan natin mamaya kung paano natin ito mapapalali. Ano pa kaya? Okay. So, ang ilan? Okay, naglagay, i-voice out natin ang ating mga concern marahil, no, itong ibig sabihin nitong icon na ito. At matuto, okay? Mula sa mga karanasan natin. Okay? Mahusay. Makinig. Okay? At magtulong. Okay. Senyor Odessa, pwede mo bang i-on ang microphone mo para briefly, no, sa maiting pangungusap ay maipaliwanag. Ano ang ibig sabihin ng larawan na inilagay mo sa ating collage? Opo, sir. Pinapakita po dyan na dapat po ay knowledgeable po tayo sa mga nangyayari sa paligid natin, at the same time ay knowledgeable po tayo sa mga facts po na pwede natin na mai-contribute o maibahagi sa iba, na dapat hindi fake news yung pinapakalap po natin. Ganun po. Okay, maraming salamat, Rodessa. No, so, susamahin natin, no, mayroong responsibilidad sa bahagi ng bawat mamamayan, no, para tumugon, no, sa digma ang kinakaharap ng kanyang bahay. At pinag-uusapan natin digmaan ay ang COVID-19 pandemic. Kinakailangan natin magtulungan, kinakailangan natin na makinig, no, kinakailangan natin maging responsable, no. Siguro itong mask na ito ay sa pagsusuot ng mask at paglimitan, no, sa paglabas natin. Kinakailangan natin ng kooperasyon, no, at ng pag-voice out, no,
ng ating mga karanasan at ninanais, no, para sa mas maayos, mas matatag, no, at mas mapayapang lipunan, no. Malayo pa ang tatahaki, no, ng mundo para makamit nito, no, yung isang mapayapa, matatag at maunlad na pamayanan. Pero sa mga pagkakataong ito, no, tayo ay umaasa na sa lipon, no, sa lupon ng mga mag-aaral na pumapasok sa ating silid-aralan. At tayo din, no, bilang mga guro, no, magiging makabuluhang bahagi tayo ng pagtayo, no, pagbuo ng ating nasod sa paggawa ng ating trabaho, no, at pangangarap para sa ating bayan. Okay, kung meron po kayong katanungan, ay pwede na po natin i-entertain ang inyong mga tanong. Maraming salamat po sa mga mag-aaral na kasama ko, no, ngayong hapon na ito. No. Nawa ay meron kayong napulot na natutunan sa talakayan natin, no, ng ikalawang digmaang pandemic. Ms. Z? Thank you very much, sir, for that very interactive and insightful demo teaching session. So we have one question from our viewer. It's from Lani De Vera. Paano po kaya natin mai-instill sa mga students natin ang pagtupad sa mga pagsunod sa mga ipinapatupad, pagkakaroon ng disiplina at ang pakikiisa sa COVID-19 kung meron po tayong mga leaders na hindi ito ginagawa? Malaki po, no, ang krisis na kinakaharap ng mga gurong kagaya natin, no, dahil hindi lamang ang paaralan, no, bilang isang institusyon ang umuhubog sa kung paano mag-iisip at paano kikilos ang isang mag-aaral, no. Ngayon, kinakailangan ng mga guro, no, na maging modelo sa kanilang mga mag-aaral, no, sa pagsunod dito sa mga protocols dito, no, at pagsunod sa kung ano nga ba ang kinakailangan gawin ng mga mamamayan sa panahon ng pandemya. Okay, bagamat mayroong tunggalian, no, sa pagitan ng mga modelo na, no, nakikita ng ating mga mag-aaral, no, umaasa ako, no, bilang guro ng Araling Panlipunan na ang mga oras na nagagamit ko sa klase ay nagiging makabuluhan para maituro ko sa mag-aaral na bukod sa maturo sa mga mag-aaral na kung ninanais nila na mag-ulit, no, kung ninanais nila na magkaroon ng pag-unlad, no, at ng inobasyon at pagbabago sa kanilang lipunan, kinakailangan nila itong simulan sa kanilang sarili. Hindi sila pwedeng maghangad, no, na mabago ang lipunan kung sila mismo ay tumatanggi, no, sa pangangailangan, no, ng maging aktibo, maging informed, at maging responsable. Thank you very much, sir. That's all the questions we have for now. Any last reminders to our viewers for today po? Maraming salamat po, Ms. Z at Bibal, no, sa pag-imbita sa akin. No, bagamat nagkaroon tayo ng dilema, no, problema dahil sa bilang ng, no, mga mag-aaral na kalahok sa ating live session ngayon, no, nawa ay kinapulutan ng mga gurong nanonood ngayon, no, ang talakayan natin. At nais ko lamang sabihin, no, na para maging engaged, no, at interactive ang ating klase, hindi natin kinakailangan gumamit ng mga komplikadong aplikasyon, no, online, no, at ng kung ano-ano pa man, no, para matuto ang ating mga estudyante at maging engaged sila sa atin. Itandaan natin, no, na ang pinaka-epektibo pa rin tool ng guro para mahikayat ang mga estudyante na lumahok sa kanilang talakayan ay klase ay ang kanilang sarili. Okay? Maraming salamat po at God bless po sa atin. There we have it. In behalf of Bibal Group Incorporated, I would like to thank our speaker for today for this very interactive, engaging, and insightful demo teaching session. It is an honor to have you with us today, sir. Also, I would like to thank those teachers who participated as our students today, Ms. Divine, Sir Jeff, Sir Jeremiah, Sir Carlos, Ma'am Rodessa, Sir Jake, and all who joined us in our Zoom meeting today. Thank you very much for actively participating in Sir Egg's demonstration. And to all our Kavibal viewers, all thanks to you for your continuous patronage to our daily learning session. Don't forget to register to get your e-certificate of participation. We also encourage you to subscribe and watch on our official Bibal Facebook and YouTube channel. Muli,